Hello mga ti! Tara, samahan nyo kami sa festival dito sa Japan! For today's video, andito nga kami ngayon sa may Okunitama Shrine. Naisama ko na nga rin pala kayo dito nung New Year. Pero ngayon, a-attend naman tayo sa kanilang festival. Ito nga yung tinatawag na Kurayami Matsuri. 4 years ago pa nga yung last na event nila na ganito. Dahil iniiwasan nila yung mga event na ganito dahil may COVID-19 pa nga. Marami nga rin palang dumadalo dito kaya grabe talaga yung security nila. Hanggang sa taas may nagbabantay. Ipaparamdam ko na nga muna sa inyo na nandito rin kayo. Grabe, ang ganda ng sounds, no? Para kang nasa Mulan. Char! At marami rin ditong mga food stall. Kaya tara, samahan nyo kami mag-food trip! At syempre, hindi pwedeng mawala ang strong! Char! Kasama ko nga pala ang aking kapatid at ang aking bebe. Sana all, diba? Char! Sobrang daming pagkain nga dito, eh ang hirap talagang pumili. Pero sobrang natakam nga kami dito sa may Japanese barbecue na to, kaya ito na lang ang una naming pupood tripin. Umorder nga kami ng Gyu Harami. Taste test! Lambot? Wow! Paulo nga pala muna yung pinatikim natin. Kasi last time nung kumain ako sa ganto, hindi ko talaga nagustuhan dahil sobrang tigas. Sarap, diba? Lambot. Nagulat nga ako kasi sobrang lambot talaga at sobrang quality talaga nung meat nila. At sobrang sarap din nung sauce nila. I-rate ko nga to ng 10 out of 10. Si Miyuki nga eh, nag-request naman siya ng choco banana. Niloloko ko nga siya. Sabi ko sa kanya, gagawa ko na lang siya sa bahay. Marami pa kami magagawa. At tinanong ko nga siya kung ano bang lasa. Sabi niya nga eh, lasang saging lang na may chocolate. Pagkalakad nga namin eh, may nakita si Miyuki ng goldfish. Umikot na nga muna kami para malimutan kaya niya. Kaya lang, may nakita na naman siya na gusto niya ipabili. Sabi ko nga sa kanya, hindi niya naman yun magagamit, kaya wag nang bumili. Sinabi ko na nga rin pala sa kanya na hindi ko siya bibilan niyan. Kaso, ang sagot ba naman sa akin, ate, meron akong dalang pera. O diba, hindi ka talaga mananalo. Char! At hindi rin mawawala ang picture taking, kaya yan, nagpicture na muna kami. Pagkatapos nga ay naghanap ulit kami ng bago naming pupud trip eh. Naalala nga ni Paolo yung kinakain ni Yuria noong New Year, kaya ayan, itatry niya na rin. Team potato nga to na may butter. Sarap. Siyempre, titikman ko rin to. Sobrang simple nga lang nito, pero sobrang sarap din. At ayan, craving satisfied na nga ang kuya nyo. I-rate nga namin to ng 9 out of 10. Pumili pala siya ng cotton candy at kahit alam ko na nga na matamis to, ititikman pa rin natin. Unang kagat, diabetes agad. Ciao! I-rate ko nga to ng 4 out of 10. By the way, sobrang laki nga pala niyan, pero naubos niya yan. Sa sobrang tamis nga, ay napabili talaga kami ng tubig. Marami din pala dito ang mga inuman. Pero dahil food trip talaga yung pinunta namin dito, hindi tayo dyan. At dahil busog pa nga kami, bigla nga naalala ng kapatid ko yung goldfish kanina. Sayang nga, hindi nakalimutan. Char! Ilang saglit nga lang ay nabutas na tong net niya. Pero kahit nga butas na yung net niya, ay never give up pa rin siya. Sayang mo. Wala na nga. At dahil ayaw niya nga mag-give up, siguro natuwa sa kanya yung may-ari. Binigyan na nga lang siya ng isang goldfish. Nakakatuwa nga dahil sobrang bait ni tatay. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Tingin mo. Marami pa pala ditong iba't ibang games. Para nga pala tong perya sa Pilipinas. Hindi ko na nga na-video lahat. Pero syempre, ayan, food trip na ulit tayo. Pumili lang pala kami dito ng karage. At naging paborito rin namin to ni Paolo. Pwede ka rin pala pumili ng iba't ibang sauce. Hindi ko nga na-video yung mga flavor. Stop. At share ko nga lang pala sa inyo. Dito din pala kami nag-first date ng aking bebe. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa mga ganito. Baka ma-meet nyo yung forever nyo. Char! I hope you enjoyed this vlog. Thank you for watching. Sore ja, mata ne! Bye-bye!